Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang ika-145 na yugto ng ating series sa pagbisita sa mga libingan ng sikat. Sa yugtong ito, tayo bumalik sa Cementerio del Norte upang maghanap ng mga kilalang individual at mga dating sikat na artista o politiko na nakahimlay sa bahaging ito ng Maynila. Halika at sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling hantungan ng mag-asawang nagawaran bilang pambansang alagad ng sining sa musika, teatro at panitikan. Sa ibabang bahagi ng sementeryo, matatagpuan ang mausoleo at huling hantungan ni na Atang dela Rama at ang kanyang kabiyak na si Amado Hernandez. Si Honorata dela Rama ay sinilang noong Enero 1902 sa Pandakan, Maynila. Siya ay isang mga awit at kasapi sa pagtatanghal ng mga vaudeville na palabas. Si Kaatang rin ang kilalang kauna-unang artistang babae sa pelikulang Pilipino. Sa kanyang murang edad, si Kaatang ay lumabas sa mga sarsuela. Sa edad na 15, si Kaatang ay naging pangunahing tauhan sa sarsuela na pinamagatang Dalagang Bukid, kung saan siya ay nakilala sa kanyang pag-awit ng kantang Nabasag na Banga. Bravo! Bravo ang inita! Sa akin ka ngayon, sasama! Di mangyayari akong katipan! Ha? Bakit? Ay, maganda din yung pinag-aagawan! Huli! Walang yakang matanda, lahing bastos, walang dangal. Ano't hindi nagbitagan sa isang babaeng matintiman? Ikaw ang lalo pang bastos at may lahi kang busabos. Ang sino mang mangingiti sa dalagang tagabukid ay kailangan siya'y mabait upang ako ay magkamit. Pagkakalungi, pagkatapang ay hindi ko kalulugan. Pagkakalungi, pagkakalungi, at ugaling matapang. Hooray! Si Kaatang ay naging pangunahing tauhan sa kauna-unahang pelikula na ginawa sa Pilipinas noong 1919. Ang isinapelikulang sarsuelang Dalagang Bukid kasama si Marceliano Ilagan sa direksyon ni Jose Nepomuceno. Ang iba pa niyang pagganap sa mga pelikula ay noong 1930, Oriental Blood kasama sina Annie Harris at Jose Corazon de Jesus o Huseng Batute. 1939, Mahiwagang Binibini ang Kiri kasama sina Precioso Palma at Carmen Rosales. 1950, Batong Buhay sa Central Luzon na pinagbidahan ni Leopoldo Salcedo at Paraluman. 1956, Ang Buhay at Pag-ibig ni Jose Rizal na pinagbidahan ni Eddie Del Mar kasama si Edna Luna. Si Kaatang ay kinilala din sa kanyang pag-awit ng kundiman gaya ng Kung Iibigin Ka, Madaling Araw, Bibingka. Mutya ng Pasig, Masayang Dalaga. Paganito at paganyan-ganyan. Noong 1979, sa edad na 77, si Kaatang ay formal na ginawaran at kinilala bilang reyna ng kondiman. Noong taong 1987, si Kaatang ay nagkamit at napabilang sa hanay ng mga pambansang alagad ng sining sa musika at teatro na iginawad ng dating Pangulong Cory Aquino.
Noong Hulyo 1991, si Kaatang ay pumanaw sa edad na 80. Sa tabi ng punto ni Kaatang ay ang huling hantungan ng kanyang kabiyak na si Amado Hernandez na nauna ng pumanaw noong 1970. Si Amado Vera Hernandez ay sinilang noong Setyembre 1903 sa Tondo, lungsod ng Maynila. Si Ka Amado ay isang manunulat ng dula, makata at nagakna ng maraming akla tungkol sa lipunan at politika. Ilan dito ay isang dipang langit na nilimbag noong 1961, mga ibong mandaragit na nilimbag noong 1969, at luha ng buhaya na nilimbag noong 1972. Si Ka Amado ay gumawa rin ng maraming mga tula at sanaysay. Noong Marso 1970, si Ka Amado ay pumanaw sa edad na 66. Noong 1973, tatlong taon matapos ang kanyang pagpanaw, si Ka Amado ay nagkamit at napabilang sa hanay ng mga pambansang alagad ng sining sa panitikan na iginawad ng dating Pangulong Marcos. Sa mga susunod na yugto, pagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cementerio del Norte sa Maynila at Libingan ng mga Bayani sa Taguig. Abangan sa channel na ito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Manila Memorial Park at Loyola Memorial Park sa Paranaque. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito. Magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.